piraso lang ang huli natin. Isang rainbow runner saka dalawang surahan. Ayan, pangulam na. Nakahabol tayo sa bagong taon, may pangulam. Ayan, ihawin mamaya to. Ihawin mamaya. Ayan, grabe lakas. Tayo mag-penetrate ng pana, mga tropa. Tatlo lang talaga huli natin. Gawa ng pangas ng kamihan. Ayan, grabe anihan. Ayan, lakas ng kamihan. Nakakatakot. Natin, hindi tayo makasisit ng maayos. Lakas na namin yan, nakakahilo, kaya uwi na tayo. At least hindi tayo nasilo, may pangulam na tayo. Palaot naman tayo para makapagpamana ng ulam bago magtapos ang bagong taon. Ito nabigyan natin maaga, 5 AM ito, around the liwanag pa ng buwan. At siyempre ikita din yung sunrise. Ayan, sunrise, liwanag pa ng buwan. Kaya samahan nyo yung mga tropa para makapagpamana ang bagong adventure ng mga gawin. Katulad po nito, another adventure. Ito yung first dive natin, mga tropa, warm up. Meron sana akong papanayin dyan ay sila, kaya lang hindi natin napanayan. Gawa na pagkagawa ng pahinga at pagsisid ay kailangan natin mag warm up muna sa mababa na area, kaya hindi tayo nakapag pana ng isda. Ang ganda ng visibility, ang liwanag ng dagat. Ayan, samahan nyo ako sa bagong ambito natin ng tulad ganito, mga katropa. Panibagong araw, panibagong adventure na naman tayo bago magtapos ito, 2023. Thank you.
Yung third guide namin mga tropa at nakapagpamana tayo ng isda, isang rainbow runner na okay, mga 2 kilo, pero hindi natin po nakuhaan ng video ng actual gawa ng naka-off yung camera natin. Ito yung fish natin for today, rainbow runner. Thank you.
ito rin yung pangalawang isda natin mga katropa sa surahan, mga higit kalahat ng kilo yung hindi tayo actual video na pagtira dahil naka-off na naman ulit yung camera dyan at pilihan natin naon yung camera. So far mabilis kasi ang pangyayari sa isda kaya pagsisir ito pa man na saka naman yung pagkaragal yung isda kasi mabilis, kailangan makabulit lalo ng dagat. So ayan, second fish of the day, surahan. Masyadong may lap ang isda nito mga tropa, talaga hindi natin ito ma-post sa pagpamana. Ayan o, kung mapapansin nyo, mas mabilis pa sa paglangoy ko. Kaya hindi natin pwede matira kung ano hindi rin matamaan natin, hindi siya matagusan. Sayang lang din para hindi siya masugatan natin, hindi masyadong may lap. Mahirap din kasi pag masugatan yan ay nahirapan na mag-recover pa may lap ang isda. At ito na naman sana mga tropa, pang apat na isda natin for the day. Kaya napakataba yan, kaya lang hindi natin tamaan na yun, mas mabilis pa sa shop. Medyo may kaluyuan kasi mga tropa, kaya hindi natin agad natamaan. At wrong timing dahil yung pag sisid natin ay masyado tayong magalaw, kaya napansin tayo ng isda. Kaya this time kulang sa akin ng mga locals, pero huwag tayong masyadong gumalaw sila ng isda para pagdating sa lalim ay makakatira tayo ng isda. Pinitrip ng pana mga
yan, pauwi na tayo. Dahil lakas ng umiyan, di tayo makapag-push pagsisit. At tatlo lang ang huli natin na pang-ulam na para iuwi sa bagong taon. At least, di tayo masiro. Ayan, napakalakas ng umiyan. Kaya uwi na lang, lakas ng bagat. Kaya yung current na nga bagat niyan, malakas na. Kaya uwi na lang. At saka yung umiyan, saka masakit sa ulo. At pagod dahil sa lakas ng halo, di tayo makapag concentrate sa pagpamana, kaya uwi anak. Yan, ito na yung first bodyguard ko, binata na, oh, naligo sa dagat, oh. Pagdating ko, nagbibihis na, nagpapalit ng damit. Yung pangalawa kong bodyguard, naiwan eh, sa ibahay eh. Ito na lang si kuyang sumama eh. Kinukulit ko na lang. Si Kuya G. Ayan. Isang rainbow runner, dalawang surahan. At yung sumama sa atin ay si Kuya. Diyan-diyan ang first bodyguard sumama sa Antique. Yun oh, may cake pa na pa sa lubong. Pauwi na kami ng ibahay pero pinabaunan pa ni nanay ng cake. Da talaga oh. Mahal na mahal talaga ni nanay itong mga apo niya eh. Yan, unang first bodyguard natin nakauwi ng cake. Siya yung pinabaunan ni nanay ng cake pa bagong taon, kaya pagdating ng ibahay
imimirinda yan, titirahin na yan.